At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Lalo sa nang saktan ni Chris si Philip. Pero nang masisusan at pinigilan ng kuya niya, pinaginalaan ni Chris na pinagsabantalahan ni Philip si Susan, pero pinabulaanan ito ng dalaga. Lumipas ang halos 2 taon, hindi pa alam ni Philip kung nasaan si Leslie. Hanggang lagi niyang napapanaginipan na humihingi ito o nagtulog. Minsan, nakikita niya ang maywagang matanda na lalaki na nagtutulak ng pedika. Humingi ito ng tubig sa kanya, pero sa halip na tubig lang ang ibibigay ay pinakain pa niya ito bago umalis ang matanda. Binigyan siya ng isang singsing na makakatulog sa kanya para mahanap si Leslie. Dinagtagal, nakarating nga siya sa kinaroroonan ni Leslie. Dito ako dinala ng singsing na ibinigay ng matandang lalaki. Teka, malapit ito sa bahay ni Chris, ha? Ang ibig sabihin kaya nito ay nandito si Leslie. Magmamanman ako rito. Baka totoo. Sabi ko na siyang makita. Maawa ka sa akin, Chris. Pagkawalan mo na ako. Pag-iusap, maawa ka. Hindi ako pwedeng magkamali. Tinig yun ni Leslie. At diyan nagmumula sa likod ng bahay ni Chris. Ayun. Nakikita ko na si Leslie. Bihag pala siya ni Chris. Chris, parang awa mo na, ha? Hirap na hirap na ako. Huwag kang mag-alala, Leslie. Gagawin kong lahat para mailigtas kita. Ibubuwis ko ang aking buhay para sa'yo. Huli ka, Malmon! Chris, ikaw? Huwag kang magtatagang tatakbo. Babarilin kita. Magpapahuli ako sa kanya. Tamang-tama. Makakapasok din ako sa bahay niya. Sige, lakad. Pumasok ka sa bahay ko. At huwag kang magtatangkang tumakas dahil babarilin kita. Sige, hindi ako tatakas. Susundin ko ang utos mo. Mabuti naman kung ganun. Sumunog ka lang sa utos ko. Para humaba pa ng ilang oras ang buhay mo. Hindi ako makatulog. Ano kaya itong nararamdaman ko? Kinakabahan ako. Upong. Upong. Gumising ka. Upong. Sring. Parang awa mo na matanda na ako. Hindi ko na kaya. Bumabaluktot na siya. Taga! Napakarumi naman ng iniisip mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano? Bakit mo ako kinalabit? Anong sasabihin mo? Masama ang pakiramdam ko. Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Nako, naparaming ka lang yata ng kain. Untakaw mo kasi. Iwasan mong kumain ng marami. Lalo na sa gabi. Aling Sureng! Mang Upong! Aling Sureng! Ha?
Upong, si Susan yan. Ikaw ang makipag-usap. Palagay ko, may masamang balita na sasabihin sa akin. Kinakabahan ako, Upong. Baka'y matayin ako at matuluyan. Aling Tsuring! Mang Upong! Tulog na ba kayo? May sasabihin sana ako sa inyo. Mang Upong! Sige na, Upong. Ikaw nang makipag-usap sa kanya. Sige na! Sige na nga. Eh, Susan, gising pa kami. Halika rito. Ah. Mang Upong! Mang Upong! Okay. Mabuti na lang at gising pa kayo. Eh, bakit ka napasukod ng ganitong oras? Gabing-gabi na. Mang Upong, si Kuya Philip, nakita kong hinuli nila. Asok sa bahay. Makagawan siya ng masama. Kaya pumunta kayo kagad sa pulis para mahadlangan ang masamang balak nila. Ano? Naka. Sorry. Halika rito. May masamang balita. Maatake na yata ako. Suring! Ha? Mang Upong! Salamat. At nagkita pa tayo, Philip. Akala ko hindi na tayo magkikita. Hayop talaga ang Chris na yan. Dinukot ka pala niya. Kaya bigla ka nalang nawala. O ano? Tapos na ba kayong nagpag-usap na dalawa? Hayop ka talaga, Chris. Kinidnap mo pala si Leslie at ginahasa mo pa. Oo. Dahil gumanti lang ako sa ginawa mong pagsasamantala sa kapatid ko. Walang katotohanan yung sinasabi mo. Alam kong hindi mo aaminin kaya gumanti ako. Ngayon, hindi nabirehen si Leslie. Tira-tira ko na siya. Hindi na mabilang kung ilang beses ko siyang sinipingan. Demonyo ka talaga, Chris. Satanas! Sabihin mo lang gusto mong sabihin. Teka, may singsing ka palang may napakadas na klase. Nagbato. Hindi ko pwedeng magkamali. 24 kalat yan. Akin na yan. Huwag mong kunin yan, Chris. Ibalik mo yan sa akin. Akin na ibalik ito. Mo. Akin na. May lumabas na liwanag sa bato ng singsing. Nasisilaw ako. Napapaso. Ayaw maniwalang mga pulis na magagawa ni Kuyang manghidnap. Pinagalitan pa tayo. Oo, Susan. Palagay ko hawak ng kuya mo ang mga pulis na yun. Kaya ayaw nilang aksyonan ang sumbong natin. Kanino kaya tayo hihingi ng tulong? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Mang Upong. Ha? Sigaw ni Philip yun. Sa loob ng bahay ng kuya mo. Opo, Diyos ko. Baka kung ano nang ginawa niya kay Kuya Philip. Demonyo talaga ang kuya mo. Kailangan makahingi tayo ng tulong sa pulis. Pero kagagaling lang natin doon at hindi tayo pinaniwalaan. Eh, sabihin natin may nanaring tayong putok ng baril. Halika na. Halika na, Susan. Samahan mo ako ulit sa pulis. Sige po. Thank you.
Hindi ko na maigalaw ang isa kong paa nang minaso ng Chris na yan. Philip, basag ang buto ng tuhod mo. Lumalabas sa balat. Marami ng dugo ang nawala sa'yo. Ikinalulungkot ko. Bigo akong iligtas ka, Leslie. Siguro naman, panahon na para sabihin ko sa'yo. Na ano, Philip? Ano? Na... Mahal na mahal kita. Philip? Philip, oo, alam ko yan. At ito ang sagot ko sa'yo. Leslie, hinalikan mo ang labi ko. Oo, Philip. Mahal na mahal din kita. Kaya lang, papatayin na tayo ni Chris. Nakulap na ang isang kumbata. Nandadami na ang kapila. Nandiyan na naman siya. Bago mamasuhin na naman ang isa kong pa, dudurugin ko ang buto ko. Oh, Philip, tingnan mo si Chris. Tignan mo. Oh, ang mukha niya, nag-iiba. At parang lumalaki. Ha? Oo. Parang caterpillar na sumisira sa mga puno ng niyog. Bakit ako nagkakaganito? Isinumpalyo ba ako? Papatayin ko kayo. Alisin niyo ang sumpa sa akin. Kung hindi, papatayin ko kayo. Mamasuhin ko kayo. Dudurugin ko kayo ng masok ito. Huwag! Huwag mong gawin yan. Huwag! Bakit biglang bumigat ang katawan ko? Tingnan mo siya. Hugis caterpillar na. Dambuhan ang caterpillar! Ha? Kailangan makalayo tayo dito. Tulungan mo kung lumapas dito. Lalabas tayo dito. Baka sagpangin tayo. Oh, sige. Kumapit ka sa akin. At ilalabas na kita dito. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti na rin po, inay. Sabi ng doktor, kailangan daw na operahan ang pago dahil nabasag ang buto. Kaya matatagalan pa ako dito sa ospital. Di bali, anak. Ang importante ay nabuhay ka. Sige, maiiwan mo na kita dito, ha? Bibilhin ko itong gamot na inireseta ng doktor sa iyo. Sige po, inay. Di bali, parating na rin siguro si Leslie. Siya muna ang magbabantay sa akin dito sa ospital. Ikaw. Ikaw? Salamat sa pagdalaw mo sa akin, Lolo. Ligtas na raw ako. Kailangan lang na maoperahan ka agad ang sugat ko. Dahil nadurog ang buto sa pagmaso ni Chris. Dahil mabait ka, tutulungan kita. Bibigyan pa kita ng isang regalo. Eto, kunin mo ang kwintas na ito. Anong gagawin ko sa kwentas na to, Lolo? Itapat mo lang sa sugat mo at gagaling na yan. Ito, tanggapin mo. Salamat po, Lolo. Susubukan ko. Itatapat ko sa sugat ko ang ibinigay mong kwentas. Nakaramdam ako ng
Mainit na mainit sa sugat ko. Wala nang kirot. At nagagalaw ko nang pako. Totoo nga, gumaling ng sugat ko. Maraming maraming salamat sa'yo, Lolo. Sandali lang. Sino ka ba talaga? Ako ang engkantado ng mga maralita. Ingatan mo ang kwintas na yan. Gagamitin mo sa kabutihan. Kapag may nangangailangan ng tulong mo, magagamit mo yan. At kapag matanda ka na, maghanap ka ng pagpapamanahan mo na katulad mong may ginintuang puso. Oh, nawala na siya. Biglang nanggaho. Oh, mahiwagang ang matandang yun. Lalabas na ako rito. Kakausapin ko ang doktor na hindi na ako kailangang operahan dahil magaling na ako. Bakit ang bigat-bigat ng katawan ko? Parang gutom na gutom ako. Parang gusto kong kumain ng kumain. Kakainin ko na ang mga materyales ng bahay ko. Ano kayang nangyayari sa akin? Teka, totoo ba itong nakikita ko sa salamin? Huwag scatterpillar na ako. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi! Ha! Ikaw! Anong ginagawa mo sa bahay ko? Napakasal bahay mo. Bagay sa'yo maging caterpillar. Kamumuhian ka ng mga magninyog. Ang iba ay gagawin kang pagkain. At sasaktan ka nila. Dadanas ka ng sakit. Hapti! Mamamatay ka. Pero mabubuhay ka rin pagkalipas ng isang araw. At mararanasan mong muli ang kirot at hapti sa iyong buong katawan. Hindi. Ayaw kong maging namuhalang caterpillar. Hindi! Hindi! Yan ang parusa sa mga taong katulad mo! Nasaan ka na? Alam kong ikaw may kagagawa nito. Ibalik mo na ako sa dati kong anyo. Ibabalik ko na sa'yo mga gintong inagaw ko. Nasaan ka na? Magpakita kang muli. Para nga awa mo na. Magpakita ka. Ibalik mo ako sa dati kong anyo. Ayaw kong ganitong isura. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako. Binabati ko kayong dalawa, Leslie, Kuya Philip. Mabuhay ang bagong kasal! Binabati ko kayong dalawa, Philip, Leslie. Ay, congratulations, Kuya Philip, Leslie. Salamat, Belen. Mabuti naman na nakadalo kayo. Pwede ba naman na hindi kami dadalo? Itinuring ka ang daming miyembro ng pamilya. Siga pala. Pupunta na kami ni Belen sa Espanya at doon na kami maninirahan. Kaya iiwanan na namin sa inyo mag-asawa ng aming bahay at negosyo.
kayo na ang bahalang magpalago. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Aurora. Salamat po sa inyo, Ma'am. Maraming salamat. Ay, kumari Aurora, pwede ba kitang isayaw bago ako umalis? Ha? Hoy, Upong! Bakit si Doña Aurora ang isasayaw mo? Ha? Nandito naman ako, ha? Halika, sayaw tayong dalawa. Halika! Iba ang tinatawag mo. Nandito naman ako! Dahil sa kasaktiman ni Chris, ay pinarusahan siya ng inkantado ng Baradita. Hindi niya alam na ang matandang lalaki na lagi niyang nakikita at inaagawan ay inkanto pala. Naging dabuhala ang caterpillar na siya at tuwing nakikita siya ng mga tao, kinukuha siya at niluluto. Nagsisisi siya. Pero wala na siyang magawa dahil masahol pa sa sumpa ang inihatol na parusa ng inkantado ng Baradita sa kanya. Naging maganda naman ang naging buhay nila Leslie at Philip. Napalago nila ang negosyo na iniwan sa kanila ng mag-inang Doña Aurora at Milet. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang, nagpapaalam. Hanggang sa muli, salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Inkantado, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.